Hello, good morning po sa lahat. Good morning po sa mga kaguru ko. Good morning po sa lahat ng gumagamit ng Filmora. Good morning po sa lahat ng mga sumusubaybay sa video na ina-upload ko dito sa YouTube. And this time po ay ipagpapatuloy ko lang po yung aking video tutorial on video recording. Ayan. So kung nasubaybayan niyo po ang una kong mga video, yung part 1, meron na po tayong part 1 kung saan ay gumamit tayo ng PowerPoint in recording. And then part 2 po natin ay in-edit po natin yung ating recorded video gamit ang PowerPoint. Ayan, in-enhance natin ng konti na record natin sa PowerPoint. And this time for the part 3 ay gagamitin naman po natin ang Filmora. Ayan. So kung meron na po kayong recorded, meron na po tayong recorded na PowerPoint, we can enhance them in Filmora. Kung gusto nating i-enhance, pagandahin pa yung mga animation, transition, effects, and then may mga yung mga text o yung mga background music, yung mga audio, and many more. Ayan. So marami tayong pwedeng gawin sa Filmora. Okay po. So this time, tayo po ay magsisimula na gamit ang Filmora. So po i-activate. So wala na po siyang watermark na makikita once export. Nag-export po tayo ng video. Okay po. So now, bubuksan ko ang aking Filmora. Ito na po siya. Ayan, so dun sa mga wala pang copy ng Filmora, so paki-message lang po ng inyong email dyan sa chat box. At magsesend po ako sa inyo ng soft copy ng Filmora application. Okay po? So, so ito na po yung Filmora ko. So dito, kung lalabas sa kanya. Okay? So meron pong dalawang option dito. So ayan, so doon sa mga hindi pa nakakapagbukas ng Filmora, meron po tayong iba't ibang selection dito. We have widescreen 16:9. Ito po yung ratio ng ano, yung sa screen, yung lapad. So widescreen po to. Then meron tayong pang Instagram, 1:1 lang. Eh maliit na ako, ano lang 'yan. Meron naman tayong naka-portrait, 9:2 ratio niya, 9:16. Then 4:3 standard. Ayan, so para siyang rectangular. And this one is cinema is 21:9. Ayan, so these are the different selection aspect ratio ng ating project. So ang pipiliin po natin kapag new, gagawa tayo ng bago, so click po natin yung new project. Pero kung gagawa tayo, kung meron na tayong existing file na ginawa or i-edit na lang po natin, so dito po tayo sa open project. Okay po? So anyway, dito sa project library, these are the different videos na ginawa ko na po. Okay po? So nandyan po, dyan po ako dito po ako gumagawa sa laptop ko, so nakasave pa rin po siya dito. So anytime pwede ko po siyang buksan kung meron po akong i-edit. Okay, so ngayon gagawa tayo ng bagong video. Okay, click lang po natin yung new project. Ayan, so once click the new project, ito po ang mag-appear sa atin. Okay. Alright, konting tour po muna tayo sa paggamit ng Filmora. Okay, papakita ko po sa inyo ang user interface ng Filmora. Alright, so okay po. So meron tayong tinatawag nandito yung preview. So this one is the preview. And this one is for the media files. Andito yung mga pictures, audio, video na i-import na ilalagay natin, gagamitin natin. Okay? So ito, mamaya gagamitin po natin 'to. And then dito sa taas, nandito yung ating mga ayan, meron tayong media, ito na 'yon. And then audio, once you click the audio, ayan lalabas yung mga available audio na meron tayo sa Filmora. So napakarami po diyan na free downloads na pwede nating gamitin. Okay, as background, music, ayan, sa ginagawa nating video. So, ayan po. So, yung mga nakalagay dyan na arrow, so to download po yan. So, ready to download po yan. Free naman po yan. So, anytime pwede natin i-download yan, basta't meron po tayong internet. And then, title. So, we have
many sample title here. Oh, ayan. Ayan, so marami tayo. So kung makapapansin natin di, makikita sa gilid, meron tayong 276 usable title. Ayan, so meron tayong costo, ay meron tayong openers, ginagamit sa bago magsimula ang isang video. Meron naman tayong title na ito yung para sa mag-overlap. Okay, kahit saan mo ilagay. Ayan, so may maraming example dyan na pwede natin gamitin. Meron naman tayong ito, lower thirds. Ayan, so nasa ilalim siya nakalagay. Pag sinabing lower thirds, so maraming sample dyan. Ayan, pwede siyang ilagay, gamitin sa mga pangalan. Ayan, subtitle. Ayan, kung movie or gusto mong lagyan ng subtitle, pwede natin gamitin ito. Ayan, kung may magagawa kayo ng music video, ayan, may subtitle. Or halimbawa isang dance ano na mayroong subtitle, pwede niyong gamitin yan. Okay po. Then, end credits, of course, we have here, yung kung tapos na, kung meron tayong intro, meron tayong extra. Okay, ito yung tinatawag nating end credits. Okay po, so dun natin nilalagay yung mga credits. Okay, yung mga taong gusto ng pasalamatan, yung mga taong involved sa paggawa ng video, yung mga taong involved. Ayan, sa lahat ng ginawa mo, parang buo yung isang video. Okay po, then new concepts, marami po dyan. Ayan, titles, yung mga bago, ayan, so pwede nating i-download po yan. So, lahat ng mga maaari natin gamitin na bago, ayan. So, dyan po makikita yan. Then, plain text, meron naman tayong plain text only. And then, callouts, ayan. So, marami tayong mga sample. And, many more, ayan. So, pwede natin gamitin yan dito sa Filmora. Okay po. Transition, marami rin po tayong transition dito. Okay, so dito nakalagay 233 transition na pwede natin gamitin. Okay, so dito pwede tayong gumamit ng 2D. Ayan, may mga 2D dito. At ito na po tayo. So sa transition, ito po yung ginagamit natin, ang transition na ginagamit sa pag in between. Ayan, in between to slide. Slide or layer. Ayan, kung dito natin 'yang gagamitin mamaya sa ilalim. Okay po. So sa pagitan po siya para hindi po halata na pinagdugtong lang 'yung dalawang layer o 'yung dalawang picture. So gagamit po tayo ng transition para meron naman something na effect sa or effect doon sa pagkaka-transition niya. Okay po. So ayan, meron tayong basic. Ayan, meron tayong 3D kung gusto niyo 'yung gamitan 'yan, gamitin. Spherical, fish eye, cube, ayan. So, pwede nyong i-apply yan doon in between the slides. Okay po. Then, we have also ripple dissolves, ayan. So, pwede natin gamitin. Pwede natin i-try para makita natin kung paano pa siya. Meron din po tayong morph, ayan. Kung paano ba siya nangyayari sa isang slide. Okay po, napakarami po niyan. So, actually, ilan pa rin lang po ang nagagamit dito. So, yung iba, hindi ko na, ako kasi, kung anong ginagamit ko, parang, yun lang, as is lang. Minsan, dalawa, tatlong base lang ang ginagamit. Hindi na ako naggumagamit ng maramihan. Kasi nakakalito. Parang ang gulong tingnan. Sa akin lang yon. Okay, depende sa inyo. Okay po. So, border, ayan, replace, ayan. So, pwede nyo gamitin yan. Napakarami po yan. Okay, so this one is linear. Ayan, slideshow. Parang, ayan po. So, ito yung usually na ginagamit ko. Ayan, may mga kulay-kulay na yan. Kasi yung dito kanina sa isa, ayan, para siyang mga effects din yan sa isang slide. Ano po? Okay, so, ayan po. So, we can use all those transition. Okay? Then, pagdating sa effects, ito naman po ay ginagamit natin sa bawat slide. Pwede natin siyang pinapatong lang po natin siya. Okay po? So later makikita natin kung paano siya ginagawa. Kung paano siya inilalagay. Ayan po. We have here 285 effects na pwede natin ilagay. Ito, overlay. Meron tayong filter. Alam naman po natin kapag sinabing filter. Okay po. Overlay. Pwede ba? Okay, pinapatong siya. Ayan. Ayan po. So yan yung mangyayari kapag naglagay ka ng effects. Okay po, meron tayong utility, ayan, yung mga ganyan, effects. Meron naman tayong blockbuster, LUT, LUT, cinematic, ayan, and color correction. Okay po, so we can also use all of them.
Depende. Okay, kung kakaganda ng ating video, gamitin po natin. Pero kung hindi naman siya kakaganda, kung magkakaroon ng something na magugulo yung video, wag na po natin gamitin. Okay? Kasi ang effect naman po ginagamit depende sa video na ginagawa po natin. Okay po. Elements, ito po yung mga pwede nating ipatong, i-overlap doon sa video. Depende rin po sa video na ilalagay natin, ginagawa natin. Okay, meron tayong love, ayan, kung meron something touch ng love, but we can use this sample elements. Okay po, ipinapatong lang po 'yan. Okay, journey, ayan. Shapes, ayan, hand drawn, badges, tutorial, kung magkakandak tayo ng tutorial, we can also use this. Okay po. Web, ayan, pets, okay, emoji, AR, ayan, parang mga 3D, ano, then fun, ayan, wow, class, power, so ginagamit po yan lang minsan, okay, so depende po sa inyo kung paano nyo po siya, ayan, kung gusto nyo gamitin, you can also use those available elements. Then, split screen. So, ito, bibihira akong gamitin tong split screen na to. Okay, pero sa inyo, kung gusto nyo yung video nyo nahahati sa dalawa, nahahati sa gantong part, so makikita nyo naman po yan dito. Okay po. Then, pwede naman pong tatluhan. Halimbawa, ay isang video, parang dinivide nyo sa tatlo. So, pwede nyo pong gamitin to. Okay po. So, ayan po siya. Then, apatan, tatlong ganto. So, depende po sa orientation na gusto ninyo. So, we can use this available split screen. Ayan. So, ayun, naglagay na siya doon. So, delete ko po muna to. Ayan, pindot ko. Ayan po. So, maraming available dito, sample, na pwede natin. So, later, makikita natin kung paano siya nagkakaroon ng effect sa video na ginagamit na, ginagawa natin. Okay, so, let us start sa pinakasimula kung paano tayo mag-edit gamit ang Filmora. Okay po. So, unang gagawin ko ay, of course, babalik tayo sa pinakauna kasi ito dapat madaanan natin bago tayo mag-export. Okay, ulitin ko. Media, audio, title, transition, effect, elements, split screen, and then ang pinaka-last natin gagawin ay exporting. So, dapat lahat po na to ay madaanan natin. Okay po. So, at least madaanan po natin kung hindi naman po natin gagamitan ng... Well, anyway, lahat po nang yan ay gagamitin natin as we go along. Okay po? So, let us start first, of course, sa media. Ayan. So, dito sa media, of course, dito natin nilalagay lahat ng gagamitin natin, picture, video, and audio. Ayan. So, lahat ng background effects, dito natin nilalagay, lahat ng video and picture. Okay. So, for example, ako ang gagawa. So, ang gagamitin ko ay, ang gagawin ko dito, ay ito. For example, mag-e-edit ako ng ano bang pwedeng i-edit? This one na lang. Okay, so halimbawa wala to. So tanggalin ko muna yan ha. For example, wala pa tayo dyan. Ang gagawin natin ay mag-i-import tayo. Okay po. So dapat, kapag mag-i-import tayo, of course, dapat meron na tayong video, audio, and picture na ilalagay, na ready to upload na dito. Okay po. So, ayan po. Importing po muna ang gagawin natin. So, click lang po natin to. Ayan. So, meron po tayong import media files. Import a media folder. Kung gusto mo lahat, isang buong folder import mo, pwede po yun. Ando na po ang picture, video, and then audio. Okay lang po yun. So, mas maganda kung organized, kung naka-folder na. Okay. So, import from a camera or photo or phone. Import with instant cutter tool. Ayan, may mga pwede tayong gamitin. Download photos from Flickr. So, usually, ang ginagamit dito is import media files or import a media folder. So, this time, ang gagamitin ko muna is import media file. Okay po. Kasi, sa media file kasi, pwede mong isa-isa kahit ano ang piliin mo. Okay, pagdating sa folder, kung naka-organize na yon, pwede namang gamitin natin ng folder. Okay, for example, ang available video ko dito ay this one. So, ito po ay video. Okay, dalawang i-upload ko, halimbawa. Ayan. Okay, so, meron na po tayong tatlong video dito. Okay, so, by importing. Okay po, so, import po ulit ako ng picture. Video ang ginamit ko, ngayon po ay mag-i-import ako ng picture. Halimbawa, maglalagay ako ng picture itong tatlo.
JPEG. So, picture format po yan. So, mag-a-appear po yun doon. So, uploading, importing. Ayan po. So, meron po akong tatlong picture dyan. So, yung picture, picture ko lang pa na yan. And then, mag-import pa ako ng audio. For example, gagamitin kong audio. Ano ba ang audio ang gagamitin natin? So, I think I can use this sample audio sa SOSA. Meron akong mga sample dito. Usually, yung kinukuha kong audio dito sa SOSA, may kasamang naka-video siya. Okay? So, okay lang kahit naka-video kasi pwede naman natin silang paghiwalayin. Okay po? Kung kailangan nyo lang yung audio at may kasama siyang video, so, okay lang po yun. Pwede naman po natin siyang paghiwalayin. So, for example, dito, ang gagamitin kong audio. Asan ang audio ko? Download na tayo. Meron. Music. Ayan, meron akong royalty. Dalawa ditong audio. I-import ko muna. Ayan po. Okay, so, konting tips. Ano lang po dito? Konting tips sa pag-upload. So, dito sa uploading ng audio, video, and picture, pagdating po sa audio at saka sa audio, nagagawin nating background music, usually ang ginagawa ko ay naka-video na siya. Kahit video na siya ang... Kasi paghihiwalayin ko na lang yung video sa audio. Pwede ko na siyang i-delete yung video. Audio na lang i-retain ko. Okay po. And then, lahat po ng audio na ginagamit natin, you can download free in YouTube. Ayan, pwede tayo mag-download doon. Lagyan lang natin ng free to use na yan, ng mga video or audio para iwas copyright po tayo. Okay po. So, ayan po. For example, ito na po yung mga gagamitin ko. Ayan. So, ang next step na gagawin natin, so, andyan na lahat ng media files na gagamitin natin. Ang next na gagawin ko is, eto na. Ito, hindi ko pa na sasabit sa inyo itong user interface na to, itong nasa baba na to. So, dito po tayo magdidikit-dikit ng file. Ayan, ito yung magiging storyboard natin. Okay po? So, dito natin lalagay yung video, audio, picture, at dito tayo magka-crop, magka-cut, mag-e-edit. Lahat dito po natin, ito yung pinakang working place natin. Okay po? At dito po tayo maggagawa ng video. Storyboard. Ibig sabihin, dito tayo magsusunod-sunod ng mga pangyayaring gusto natin makita sa video natin. Okay po. So, konting ano po tayo sa ating, ano, sa, dito sa storyboard, sa pinakailalim, sa gagamitin natin. So, meron po tayo, kung mapapansin ninyo, so, 1, 2, 3, 4, so, ang counted lang po dyan ay yung may video. Ito po. So, this one is for video, and this one, parang may mga notes, ay itong may note, ay for audio only. Okay, so, mean to say, kapag inilagay ko itong video dito, sa video siya maglalagay. Kapag inilagay ko yung audio dito, sa audio siya maglalagay. Okay po. But, we can also use this. Ayan, so, konting ano tayo dito sa mga tools. Ayan, meron tayong add dito, plus icon. So, pwede, i-click lang po natin yan. Halimbawa, marami tayong ilalagay ipapatong-patong na video. Marami tayong ipapatong-patong na audio. We can add this, ano, ito. Add video track, add audio track. Okay po? So, yan lang po yung ating gagawin. Kung magdadagdag tayo ng video, add video. Kung magdadagdag tayo ng audio, add audio. Okay, dagdag ako ng video, malalagyan po siya. Kung magdadagdag ako ng audio, magdadagdagan sa ilalim. So, meron na po akong dalawang lagayan ng video and dalawang lagayan ng audio. Okay po? Okay, so, ayun po. So, meron na tayong dalawang video input dito at meron na po tayong dalawang audio input dito sa ilalim. Ito po yun ha, para hindi po tayo nalilito. So, yung picture, pwede po siyang ilagay dun sa video. Okay po? Yung video, pwede po siyang ilagay dun sa video. At yung audio, dun sa audio lang. Okay? Kahit yung audio, yung video, may audio, paghihiwalayin po niya. Okay? So, makikita po natin kung paano siya paghihiwalayin. So, ngayon, mag-i-import po muna ako. Halimbawa, ito yung gusto kong ilagay sa first, which pwede natin ilagay dyan. Okay? So, I prefer dito sa pinaka, sa pangalawa. Bakit po? So, kung kapag ako maglalagay, ang usual yung ginagawa ko ay sa pangalawa. So, based po sa experience ko, kapag dyan po ako naglagay sa pangalawa, at least meron akong space dito sa taas
para hindi na po ako add ng video. So makikita po natin. So dito may lalabas. Kapag hindi tugma yung aspect ratio ng ating video doon sa media na ginagamit natin sa Filmora, mamimili po tayo. Usually ang ginagawa natin dito, so ito match to media. Ibig sabihin, ito yung format ng media na inilalagay natin. Okay po? So kung ang gumagawa tayo ng video gamit ang Filmora, ito po yung format na meron tayo. Key project setting, ito yung setting natin. So 1920 by 180, 1080. Okay? So yan po yung sa laki ng resolution. Okay po? So usually ang ginagawa ko itong ano, yung kung ano yung setting sa project ng Filmora, yun ang ginagamit ko. Para hindi po siya maapektuhan. Kasi minsan may mga video na magkakaiba ng kanilang mga resolution. Okay? So dito po tayo sa project setting. Okay? So click ko lang po 'yon, then automatic po na ikikip lang po niya yung setting na ginagawa natin. So bakit po ako sa pangalawa? Okay? So isagad po natin sa pinakadulo, ito po yung pinakadulo natin. Ayan, so bakit po ako sa pangalawa naglagay? Kasi dito, kapag dito ako naglagay sa unahan at nalagyan ko pa ng isa dito sa pangalawa, so hindi na ako makapaglagay ng pangatlo ko. Okay, nakukuha niyo po ba yung logic? Ibig sabihin, hindi na ako makapaglagay dito sa baba at doon sa taas. Ubus na. So ngayon, ang gagawin ko, mag-a-add ako. Okay? So ang gagawin natin para makapag-add ng video, eto, dito sa space na to, dahil sa naglagay ako ng space dito, pwede tayo mag-drag dyan. Ayan, drag lang natin and drop, automatic mag-create siya ng bagong video. Video, ano ang tawag natin dito? Space. Okay? So, balik po tayo. Control-Z to undo. Ayan, so ibabalik po niya. Ayan, dalawang beses po ako ng Control-Z. Nag-undo lang po siya. Okay, so ito yung nilagay ko. Ibabalik ko ulit siya sa second. Okay, para may space ako dito kung sakaling gusto kong maglagay ng mga picture sa taas. Ayan. Gusto ko pong maglagay pa ng picture sa taas. Ayan. Parang ganyan. Patong-patong. Okay po. So, yun po ang purpose niya. Alright. So, let's continue. So, eto na po yung video ko. Ang video ko ay may kasamang audio. Pero wala siyang tunog. Ano? So, ayan po. May attach po siyang audio. So, kung gusto nyo paghiwalayin, halimbawa, ayaw nyo gamitin yung audio, pwede natin tanggalin yung audio. Okay, usually ang ginagawa ko dito ay mayroon po tayong dalawang paraan para gawin yon. It's either pwede natin i-detach. Ayan. So sa detach, pwede natin paghiwalayin. So right click lang po tayo dito sa mismong file. Ayan. So ang gagawin natin, right click lang po tayo sa mismong file. Ayan. So kapag pagka-right click, hanapin po natin yung detach audio. Ito po yun. Okay, so mayroon din po yung Control-Alt-D para ma-detach siya. So for this time, pwede nyo pong right-click, then click nyo lang po yung detach audio. Kapag dinetouch na po natin yon, automatic yung ating video pag hihiwalayin o hihiwalay niya yung audio. Ayan, so pag clinic yung video, video lang yon. Kapag clinic yung audio, audio lang po yon. So mean to say, kapag dinetouch po natin yung audio and video, pwede natin i-edit kahit sino sa kanila. Kahit alin sa kanila. Okay? So, kapag in-edit natin yung video, this one, hindi na maapektuhan yung, ay yung audio, hindi na maapektuhan ng video. Kung video ang i-edit natin, hindi na maapektuhan ng audio. Okay po? So, tingnan nyo po ang nangyari. So, pinaliit ko yung, i-click ko yung video at yung audio as is lang po. So, ganon. So, pwede natin na siyang galawin. Okay po? So, balik po natin sa dati. Ayan po siya. So, ginagawa po yan kung may i-edit kayo sa video, kung gagawin nyo lang siyang background music, kung ang kailangan nyo lang yung video, ang kailangan nyo lang yung audio. So, pwede na po natin gawin yon. So, this one, pwede ko na pong i-delete to. Sa delete, click nyo lang po yung delete na sa keyboard natin. Okay po? Undo para may balik po siya. Kung i-delete natin yung video, audio lang gagamitin, delete lang po natin yung video. Okay? So, ang audio, still nandun pa rin po siya. Na-retain po siya. Okay? So, ganun lang po. Okay, balik ko lang po. Ayan. So, na-detach ko na. Kung hindi ko naman i-detach, balik ko naman po sa dati na hindi pa naka-detach. Ayan.
So ando-ando ko lang po siya. Ayan, magkasama na naman po sila ulit na ang audio at video. Pangalawa, para hindi na kayo mag-detach, halimbawa ay video lang gusto nyo gamitin, itong volume, kasi may volume po yan, ang ginagawa ko dyan ay binababa ko lang po to para wala po siyang tunog. Kung video lang. Ayan. Kapag plinay ko po yan, wala siyang tunog. Wala siyang audio ma-re-renate. Okay? So, kung gusto nyo yung mahina lang, halimbawa, okay? Sa play, space lang po ang ginagamit ko. Space, then play and pause lang po yun. Play and pause, space lang po ang ginagamit natin. Ayan. So, ngayon, next na po tayo. So, after po ng drag, ito pong paglalagay ng video, ito po ay drag and drop lang po ang ginagawa natin dito, ha? So, audio naman, halimbawa, itong gusto kong maging background music, ilalagay ko lang po siya doon. Ayan. So, ayan po. So, mapapansin ninyo, yung audio na nilagay natin ninyo, ay meron po siyang, yan, ito po yung wavelength, ano po niya, yung ng audio. Kung gaano po siya kalakas. Kapag sumobra doon sa linya na yon, ibig sabihin sobrang lakas na po niyan, ibig sabihin, it can be, pwedeng gumagaralgal na yan, pwedeng masama na ang tunog na yan, kasi sobrang lakas na po. Okay? Kapag bumaba naman, kapag itong kamay na to, kapag idrinag natin yung pababa, so, bababa naman po yung mga line na yon. Okay? Yung wave, ano niya, yung sa audio, sound. Okay? So, yan po yon. Kung gusto natin mahina, ayan, wag lang pong wala ng ano, guhit kasi wala na po siyang tunog. Okay? So, malalaman naman po natin yan kapag plinay ninyo. Okay? Kung ano po yung good sa pandinig ninyo, yun po yung sundan ninyo. Okay po? So, ayan. So, practice lang po tayo para makabisa natin to. Makabisado. Okay po? So, pe-play ko po, meron na po siyang ayan, mayroon na po siyang background music. Kung yan po yung video ko. Okay, so, kung gusto mo mahina lang, okay, pause lang po ulit, then, hilahin lang po natin to ng konti. Ayan, kung gusto mo background lang, at may nagsasalita, ayan po yung gagawin natin. Ayan, so, may video na po siya, mayroon na pong music, ayan. Kung gusto niyo naman po, okay, so, tapos na po tayo sa dragging ng file, ng video and audio. How about picture? Ganun din po. Kung gusto natin merong nakapatong na picture dito, okay, ito yung picture ko. Lalagay ko halimbawa sa pinaka dito, sa pinaka part na to. Gusto kong may mag-a-appear dito picture, halimbawa dito. Walang picture dito sa kanyang ano, sa taas, andito lang siya. So kapag plinay ko siya, ayan. So kapag dinaanan siya ng okay, mag-a-appear yung picture. So usually ginagawa 'yan doon sa mga nag gumagamit ng green screen. Ayan. Halimbawa, magsasalita ka, may mag-a-appear dito, may mag-a-appear dito. So, timing lang po ang tawag. Timing lang po ang ginagawa doon. Okay? Para mag-appear siya, mag-appear dito yung text or picture. Diyan po yung ginagawa. So, ngayon, masyadong malaki yung picture na ginawa ko. So, ang gusto ko lang ay maliit lang yung mag-a-appear. So, may mga setting tayo dito. Sa picture, video, and audio, may kanya-kanyang setting yan. So, pumunta po muna tayo dun sa setting ng picture na inilalagay natin sa, dun sa, okay, anyway, dito po sa konting ano po muna tayo sa paglalagay ng video, audio, and then ng picture. So, dito po ay may pagkakasunod-sunod. So, gaya dito, nasa unahan po yung picture, may mga numbering naman po yan, nasa ibabaw po siya, kaya nasa ibabaw po yung picture. Kapag inilalim ko po ang picture, halimbawa ganito, at itinaas ko yung video, hindi na po siya makikita kasi nasa ilalim na po siya. Okay po? So, meron pong pagkakasunod-sunod to. Yung layering na tinatawag natin. Okay po? So, kung ano yung layer na nasa taas, yun ang makikita. Okay po? So, kung gusto kong makita ito, background lang to, so sa ilalim siya. Ibalik ko lang po, Ctrl-Z. Ayan. Nasa ilalim yung background ko. Ang gusto kong may nag-a-appear sa taas, so sa taas ko siya ilalagay. So, ngayon, kung ang audio naman hindi ang audio naman on lang niya, sound lang 'yan. So doon lang siya sa audio mo ilalagay. Okay? So doon lang kayo para sa organizing ng picture and video na gusto niyo maging background and then maging front or maging gitna. So dito po 'yan ginagawa. Okay? So i-drag niyo lang po natin kung sino yung mauunang makita sa itaas, sa ibabaw. Okay, so dito, since na gusto ko lang mangyari ay mag-a-appear siya doon sa portion na 'yon, ayan po siya. So, dahil sobrang laki, click lang po natin tong picture, may mag-appear po doon na guhit.
Okay, so dito meron tayong ayan, so may arrow naman yun diyan, pwede natin paliitin. So sa ito yung mga corner, mga edge niya, may mga pampali ano po diyan, pwede natin paliitin. So click lang po natin, drag. Ayan, liliit na po siya yung picture na nilagay natin. And then, kapag napalit na po natin yung picture na yon, so anytime pwede na po natin siyang i-drag kahit saan. Okay, so yun nga lang, kailangan natin hanapin yung cross, ano to, itong, eto, ayan, yung sign na yan. Okay, yung cross na yan. So ngayon, click lang po natin at i-drag natin. Drag lang po ang gagawin natin. Gusto kong ilagay doon mag-appear sa pisara, sa board. Ayan po. So, play po natin. Ayan, so nag-appear na po siya. So, dun sa pag-appear niya, wala pa po tayong nilalagay na transition. Okay, so later na po, later part na po natin lalagyan yon. So, ngayon, gusto ko lang mangyari, mag-appear siya doon. Okay, so gusto ko pang lagyan ng picture doon sa ano, ayan, pwede natin overlap. Gusto ko ay sabay-sabay sila mag-appear. Ayan, gusto ko sabay-sabay silang tatlong picture na mag-appear. So, tatlong picture ang lalagay mong patong-patong. Ganun po tayo. Okay, kung gusto nyo naman po na sa bawat portion, ayan, pwede natin ilagay. May mag-appear na iba't ibang picture. So, sa iba't ibang part nyo po siya ilalagay. Ayan po. Okay po. So, ngayon, dito sa patong-patong na to, dapat may edit po natin siya kung saan po siya dapat nakalagay. So, papalitin ko lang po ulit. So, since tatlo po yan, oh, sige, dapat, kayo na po ang bahalang mag-control. Ayan, so yung isang picture naman po, papalitin ko. Ayan, gusto ko yung isang picture nakikita dun sa, dito sa gilid. Halimbawa, gumamit kayo ng green screen. Oh, ayan, pwede yung ilagay yan dyan, paliitin natin. Okay, ito namang isa, gusto, i-click na lang po natin dito. Sa halip na doon, pwede rin po to. Gusto kong ilagay ito doon sa, hanapin lang po natin yung cross, dito naman sa left. For example lang naman. Okay? Ayan. So, nailagay ko na po siya doon. Pwede po natin i-adjust yan. Ayan. And, kapag plinay po natin yan, dahil sa sabay-sabay po silang naka-appear dito, sabay-sabay din po silang, ayan, mag-appear. Eh, what I mean is, pare-parehas yung kanilang pagpasok, so pare-parehas po silang papasok sa video nyo. Pwede naman po natin i-adjust yan. Ayan, kung ayaw nyo sabay-sabay, gusto nyo mo itong mauuna, isang picture na yan, at susunod po itong picture na yan, so dito po natin siya gagawin. Ito yung una, ito yung pangalawa, kung ano po yung unang dadaanan ng linyang to, yun po unang mag-a-appear doon. Okay po? So, halimbawa, so ito muna, pangalawa ito, pangatlo ito. Ayan, so doon po yan. So ngayon, dahil sa nag-appear na si una, pangalawa, pangatlo, itong si una, mawawala na siya dito. So ngayon, exit na siya. Then yung pangalawa, mawawala na rin siya dito. Yung pangatlo, mawawala na rin siya dito. Alright? So ganun lang po yun. Kung gusto mo sabay-sabay na mawala silang tatlo, dapat itong dalawang to ay pantay-pantay ang dulo. So ipapantay po natin siya sa dulo. Ito po, papantay natin siya sa dulo. Para then ito, ipapantay po natin siya dito. So, bakit po natin ginawa yon? So, tingnan po natin. Unang lalabas, pangalawang lalabas sa picture, pangatlong lalabas, at ang exit ay silang tatlo. Okay po. So, dahil sa pantay-pantay yung dulo nila. Alright. So, ganun lang po. So, pwede na po natin i-manipulate yung ano, pwede na po natin pag-aralan yan, yung gamit niya, kung paano siya nilalagay. So, basta itong importante ay marunong tayo maglagay ng mga picture, mag-arrange, magsaayos ng picture and video, then audio. Okay po. So, yun po yung sa media na inilagay natin at inilagay natin sa storyboard yung pagkakasunod-sunod. Ngayon, kung meron tayong i-edit sa video, audio, and then picture, ito po yung gagawin natin. So, magsimula po muna tayo sa picture. So, ang ginawa lang po natin sa picture, itapat po natin yung linya dito para makita natin yung i-edit natin. So, ang ginawa natin kanina sa picture is, pinaliit lang po natin. Okay? So, ganito lang po yung ginawa natin kanina. So, in-adjust po natin yung size nila. At inilagay po natin doon. So, kung gusto nyo pong, halimbawa, medyo malabo yung picture, gusto nyo i-edit, halimbawa, gusto nyo lang ay konting oras. Ito po, anyway, pwede natin i-adjust yung, ano niya, yung haba. Ayan, haba ng oras na mag-appear siya sa
screen. Ayan. So, ganyan po. Hilahin lang po natin. Dahil sa picture yan, pwede po nating hilahin yan. Okay? So, usually yung iba ginagawa kapag background picture, isang buong ano na yan, video ay yun po ang nilalagay nila. Okay? Alright, so dito, pwede rin naman natin gamitin itong, ano, halimbawa, gusto natin i-slice yung picture. Ayan, so pwede natin gamitin itong gunting na to. Okay, may gunting po dito, yan po ay paghihiwalayin niya. Ayan, sa halip na i-drag po natin to, pwede natin gamitin yung gunting at i-delete natin itong isa. So pwede po yon. Yun po yung sa cropping. Ayan, ay sa cropping, sa trimming ng picture. Okay po, ayan po, pwede po natin guntingin yan at i-delete po yung natira. Pwede po natin, i-click lang po natin to. Ito po, mayroong gunting po dito. Itapat lang po natin yung portion na gusto natin gupitin. Click lang po natin. Ito po, gunting, split, paghihiwalayin at split po to. Okay? So, yun po pwede natin gamitin. Then, double click po, mag-appear po yung kanyang, yung edit ng picture. Yung sa brightness, yung sa kulay, ayan po siya. Ayan po. Sa animation, kung paano po siya lalabas doon sa screen, nandito po siya. Sa animation, since meron naman po tayong animation doon sa... So, ito po, iba pa po to sa animation, sa transition. Ha? Magkaiba po sila. Yung transition para sa bawat slide. Yung animation para sa bawat object na nilalagay natin. Okay po? So, dito, dahil may picture tayo, halimbawa gusto mong hindi yung mag-a-appear lang siya, parang bumulaga lang, gusto mong lagyan ng something na effect, pwede po tayong gumamit dito. Halimbawa, okay, click lang po yung picture. Sa animation, ang gusto kong umiikot, double click lang po natin, mag-a-apply na po yun doon. Okay? So, meron na po siyang animation. So, dito, kapag plinay po natin yan, pag nadaanan yung picture, yun po yung mag-a-appear. Okay? So, dito naman po, gusto kong ito, at dito naman po ay gusto kong ito. So, tingnan po natin yung kanyang ano, picture. Yung animation niya. Ayan, zoom ang nilagay ko. At yung isa naman ay natabunan kasi nga magkasunod sila. So, nasa likod lang yon. Okay, so dapat po aware tayo sa mga ganon. Ayan, so animation. So, dapat alam. Ayan po, yung pong gamit sa anime, pag-a-animate ng mga object. And then, yung kulay ng object, kung masyadong madilim yung picture na nilagay natin, pwede natin enhance yung kulay. Okay po? So, next po. Ayan. So, medyo mahaba na yung ating ano sa... Okay. So, next po, ganun din po. Same idea. Okay lang po natin to. Ayan. So, halimbawa, nalagyan na natin ng animation na enhance natin lahat ng picture dyan. Dumako naman po tayo sa video. Sa video, same idea rin lang po yun sa kung anong ginawa natin sa picture, same din lang po. Halimbawa, may gusto ko tayong i-crop sa split dito. Sa video, may portion na gusto tayong i-edit na gusto natin tanggalin, pwede natin gamitin itong gunting. Okay? Gunting lang po. Click lang po. Okay, ulitin ko lang. Click lang po muna yung video. Then, itapat yung guhit na to kung saan natin gustong i-split at tanggalin. Halimbawa, okay, gusto kong paghiwalayin. Ayan, magkahiwalay na po sila. So, ngayon, gusto kong tanggalin tong dulo na to. Delete lang po natin to. Okay? So, ganun lang po. At pwede natin dagdagan ng panibagong video doon. Idugtong yung panibagong video. Then, okay lang po tayo. Okay? So, ganun lang po. And then, sometimes, ganito naman pang ginagawa ng iba. Halimbawa, yung video. Gusto natin i-crop. Ayan. So, click lang po yung video. Halimbawa, may mga gusto tayong tanggalin sa gilid-gilid, yung taas, vertical, and vertical yung patayo, at saka yung horizontal, yung pahiga naman, meron tayong gustong tanggalin. We can also use crop. Ito, crop. Click lang po yung video, click yung crop, and then lalabas po yung cropping ano, setting natin. So, ayan po. So, dito, meron po tayong ratio dito. So, usually, ang ginagawa ko dito is custom. Ayan. So, custom cropping kasi pwede tayong mag-crop dito sa gilid na hindi naaapektuhan yung taas. Okay? Yung gilid at saka yung left and right, up and down na portion. Pwede ako mag-crop dito. Pwede ako mag-crop dito. O, pwede ako mag-crop dito. Yung custom, ginagamit lang naman kung gusto mong yung particular portion na gusto mong i-crop lang. Okay? Yun sa custom.
Pwede naman, okay. Okay mo lang po, eh, okay lang po natin 'yan, then mag-a-appear na po yung ginawa nating pagka-crop. Ayun, so magzo-zoom na po siya doon. Fit na po siya doon sa screen. Yan po yung sa, ito po yung sa preview natin. Dapat makita rin po natin sa preview kung ano po nangyari para hindi po nawawala yung ibang detalye. Okay, so pwede po nating i-drag or paliitin. Halimbawa, ayan po. Ayan, yung video na yan. Ay, sorry. Itong video palang ginagawa ko. Pwede po natin paliitin itong video na to. Ayan. Okay, so dito, ayan. So, pwede tayo magdagdag ng panibagong video dito. Ayan. So, minsan yung ibang ginagawa ng iba dito is yung naglalagay sila ng background video ng ibang-ibang video. Depende. Okay, so, yun naman po ay panibagong patong. Halimbawa, ito yung gusto mong lagay na background. Gusto kong green. Idadrag lang po natin dito. So, dahil sa merong maapektuhan dito, ito po yung sinasabi ko. So, kung balak nyo magpatong ng video, dapat hindi siya matatamaan to. Okay? So, dapat maglalagay tayo ng panibagong blanco. Alright? So, ngayon, maglalagay tayo ng video sa taas at ililipat natin itong okay, tanggalin ko po muna to ha. Dapat may space. Ito po yung sinasabi kong medyo part na tricky part. Okay? So, ayan. Kasi kapag dinilit, naglagay tayo ng video, apektado po yung mga nilagay natin dito. Ayan. So, pag dinilit po natin yan, kung ayan, so mag-a-adjust po sila lahat. Okay? So, dapat organize yung ating ginagawa. So, kung balak mong lagyan ng background yun nung una, dapat ay nalagyan na natin ng background. Okay? Para hindi ma-apekt. Hindi po natin sila pwedeng insert dito. Pwede natin insert, pero kapag in-adjust natin yan, maapektuhan sila. Okay? Nakikita nyo po. So, ayan po. So, apektado lahat ng nilagay nating mga text, kaya nalagyan natin. Kaya ang ginagawa ko dito is medium muna ang ginagawa ko, nilalagay ko. Okay po? So, usually itong mga ganitong maliliit na picture, yung mga animation dun sa effects, dun na po, saka na po natin nilalagay ito. So, pinakita ko lang po kanina kung paano maglagay ng picture, pero this time, ang gagawin ko is delete ko po muna. At doon po muna tayo sa media. Kasi nandito po yung madadaanan natin. Okay? So, ngayon, ay meron tayong background. Ito, gusto kong maging gawing background to ng isang buong video. Ayan. So, ngayon, andun yung audio ko. Andito na yung aking video, background. And then, gusto kong itaas to kasi siyang dapat unang makita. Kung gusto ko pang maglagay ng isang video, okay, ilalagay ko siya doon sa unahan. Ayan. Okay, ito po yung zoom natin. Ayan, para makita yung dulo ng video na yon. So, pwede po natin paliitin to. Ipantay po natin doon sa video na ginagawa natin. And, i-zoom in po natin to. Click lang po natin yan para mag-zoom. Okay. So, ayun na po siya. Pero yung video, na-cover yung buong screen natin. So, ngayon, papaliitin ko po siya para makita yung isang video. Ayan. So, dalawang video na po yung magpe-play dyan. Okay. So, yun po yung sa video. Okay. Na nilagay natin. Pwede naman kung picture ang ilalagay natin. Alright. Basta pinapakita ko lang dito kung paano yung pagkakasunod-sunod na dapat natin ilagay sa media. Okay. So, kapag play po natin yan. Okay. So, dito sa first video may audio siya at may audio na akong background na nilagay. So, tanggalin po natin to. So, gaya ng sinabi ko kanina. So, i-drag lang po natin pababa para hindi siya marinig. Okay. Ayan, so isang audio lang po maririnig yung background music. Ayan, pero kung may nagsasalita, okay lang po yung nagsasalita, malakas, mahina po yung background music. So ayan po, dalawang video po siya. Pwede po tayo, okay. Ngayon, dahil sa nakapag-edit na tayo ng media, ng picture, ng video, ng audio, natanggal na natin, assume natin na split na, natanggal na edit, natanggal na yung hindi dapat makita sa video, sa audio, hindi dapat marinig, sa picture, hindi dapat makita, na-crop na natin. So, ngayon, ang gagawin natin is, yun dun tayo sa audio. Okay, sa background. Okay, since naglagay na tayo ng background dito, kanina, pwede tayo maglagay ulit dito. Okay, pwede natin palitan to. O palitan. Ayan, palitan po natin to. Halimbawa, nagustuhan ko itong punta ako dun sa... Okay, i-download ko itong yung available. Okay, dun tayo sa available. Itong drip. Ayan.
Ayan. So ilagay ko lang, drag ko lang po sa pinakailalim. Kapag play ko po 'yan, ayan, 'yun yung magpa-play na background music. Okay po. So dahil tama rin yung audio niya, level niya, hindi walang lumampas. So okay lang po 'yan. So mahirap naman po kung isasagad natin siya. Medyo pangit ang tunog niyan. Alright, so yan po siya. Yung background music. Okay, so sa audio, ayan, so doon na po natin lalagay yon. Yung pinakang usual ang ginagawa ko dito, hinuhuli ko yung audio. Kasi ang audio, halimbawa may nagsasalita, may background music, so pwede, dun, since nasa ilalim lang naman po siya, walang mga kasamahan, hinuhuli ko na po siya. Okay, sa pagkatapos na po ng buong storyboard ko, buong video ko, doon ko na po siya nilalapatan ng music. Kung may tao, so lalakasan ko lang yung nagsasalita, then background music, mahina lang siya. Okay po, kasi minsan ang ginagawa ko, magkaibang part ng video, magkakaibang background music. Depende. Okay po. So, makikita naman po natin yan. And then next po, title. Okay, sa title, so dito, meron tayong nilalagay sa unahan. Halimbawa, okay, sa mga sample title natin, meron tayong solid opener dito. Openers, solid picture dito. For example, I will be using this one. Idadrag ko lang po sa pinakaunahan. Okay, okay lang po yan. At magdadrag po yan doon sa unahan. So, lahat po yan ay maapektuhan. Ayun. So, napansin ninyo, lahat ng nasa ating layer ay nag-adjust. So, okay lang po yon. Kasi wala naman po naiwan. Okay, so, nag-adjust po siya lahat. Alright, so, ayun po. Maliban na lang po, kung meron na tayong nakalagay dito, mag-adjust po yon. Maiwan yung mga text, yung mga animation, yung effects. Kaya nga siya nasa hulihan. Okay po. So ngayon, title, meron tayong title dito. Itapat po natin. Dito po tayo gagawa ng title natin. So kapag play po natin yan, e-edit natin yan. Double click po natin to. Title. Ayan. So since ang pinili natin ay merong tatlong layer. 1, 2, 3. Magkakaiba po sila. So yung una muna, halimbawa ay, ang lalagay ko ay my name. Ay, my lang, word. Okay, yung pangalawa is video, video lang. Yung pangatlo, ayan, dito po tayo mag-edit sa gilid. Ang gagawin ko ay delete lang po, tutorial, my video tutorial. Ayan po. So depende po kung anong lalagyan natin. Ayan, pwede natin palitan yung text, pwede natin palitan yung size, yung okay, pwede natin palitan yung kulay at yung orientation, kung left, right, middle, or pantay-pantay. Okay, so okay lang po natin to. Pwede rin po natin palitan yung animation. Ayan, so depende po. May mga animation sample dito. Pwede natin gamitin yan. Okay po, so this time, ang gagamitin ko yung preset, yung available na po dito. Kasi may animation na po yan. Kapag play ko po siya, ito po yung mag-appear. Ayan, so animated na po siya. So ngayon, wala siyang audio. Kasi yung audio nandun sa pwede natin i-adjust to. Okay? O pwede tayo maglagay ng audio doon. Okay? Sa intro. Ayan. Ayan. So, dapat yung audio nakatapat doon sa slide na lalagyan natin. Okay po. So, ngayon. Ayan. So, ngayon po, pwede na tayo maglagay ng mga title dito. Halimbawa, dito gusto natin maglagay ng mga text. Dito sa first part. Dito sa part na to. Pwede mamili lang po tayo. So, wag po natin piliin yung opener kasi pang-opener lang po yon. Doon tayo sa mga walang background. Ayan, gaya po nito. Halimbawa, itong pipiliin ko. Ilalagay ko lang po siya doon sa tapat. Ayan, sa taas. Dapat nasa taas po siya kasi doon ko po siya ilalagay. Then dito, dapat ay maliit lang po. Idadrag ko po siya doon sa gitna. Halimbawa, ayan. So, dapat ay yung text na yon. At yung text niya, hindi po yung nakalagay, i-edit po natin. So, double click lang po natin to, then edit po natin to. Halimbawa is Edgardo, ay, my videos. My video tutorial. O, pwede po natin i-enter my video tutorial. Ayan. Then, i-center ko po. Halimbawa, ayan. So, magse-center po siya. Then, ang kulay, white. So, pwede po natin palitan ng kulay ng text. Dito. O, pwede naman po yung mga preset na dito. So,
For example, double click lang po itong mga available texts andito. Okay. Animation, pwede ko pong palitan ng animation. Halimbawa, gusto ko to. Double click lang po natin. Automatic mag-a-apply po yun. Then, okay po. So, kapag dinaanan po yung text na yan, ayan po ang appear. Ayan. Ayan po makikita natin. Then, pag natapos po yun, mawawala po siya. Okay. So, that's why, ang ginagawa na iba, kung organize yung pagkakagawa natin ng storyboard, so, kung after, halimbawa, after nitong text na to, dapat meron ng kasunod na text, so, dapat itong text na to, ay meron ding nakalagay dito sa kasunod. Ayan po, ganun lang po yun. Okay? So, kung gusto nyo naman pong may text dito, may text din doon, so, pagpapatungin po natin. Ayan po. Then, itong isang text, doon po natin ilalagay. Okay po. So, ando po natin. Ayan. So, pwede na po tayo maglagay ng mga text dito. Sa lahat ng dadaanan ng video na gusto nyo lagyan ng text, ayan. So, mamili lang po tayo sa available text na meron po tayo dito. Okay po. So, ngayon, dumako tayo sa transition. So, ang transition ginagamit lang po in between the slide. In between ng mga object dito. Sa pagitan po siya, yung transition. So, since meron po tayo ditong itong pagitan, isa lang po, kung gusto po natin lagyan to ng transition, split po natin to. Halimbawa ito, gusto kong lagyan ng transition. Sa part dito, gusto kong lagyan ng transition. At dito naman sa part na to, gusto kong lagyan ng transition. So, kung gusto mong lagyan ng transition, dapat ay in-split po natin yon. Okay po? So, yung mga portion na yon na gusto mong lagyan ng transition. Ayan po. So, ngayon, naglagay na ako ng mga pwedeng lagyan ng transition. In-split ko lang po siya, hiwa-hiwalay ko lang po yung video, picture na meron po ako dito. Okay, so paano po gamitin yung transition? So, we have here an available transition. Marami po tayong available dito. So, usually, ang ginagamit ko ay yung nasa pinaka-dulo. Okay? So, scroll down nyo lang po yan. Makikita nyo po yung lahat ng dito po ako sa linear. Ayan. So, ito po. Drag ko lang po doon. Ito po ang una. Pwede po natin ilagay sa unahan. After ng isang text, bago pumasok ng kasunod na slide, o pwede naman po in between. At pwede naman po sa unahan, after nung naunang slide. Okay po. So, ang ginagawa ko, sa gitna. So, depende po. Okay? So, tingnan po natin. Kapag sa in-between, ito po yung effect niya. Yun po. So, kapag naman sa unahan mo natin inilagay, ito po yung effects niya. Bago pumasok yung pangalawang slide. Mag-a-activate na, then wala na po siyang effect yung pangalawa. Okay po? Depende kung lalagyan rin po natin yung pangalawa, dito sa, asa na yun? Ito, okay lang po yan. Then yung dito sa unahan, okay lang po yan. Okay po. So, ayan po. Drag and drop lang po natin to kung saan yung gustong lagay. Ayan. So, in between lang po yan para hindi halata yung pagkakadugtong-dugtong. Ayan. Kung marami po kayong pinagdugtong-dugtong, so, marami po kayong lalagyan ng transition. Okay po? So, yun pong gamit ng transition. Pwede po siya sa video, pwede po siya sa picture, at pwede rin po siya sa text. Ayan po. Sa text po, pwede mag-a-animate din po siya. Okay, so, tips. The more na marami kayong ginamit na transition, so, dapat konti lang. Dapat tama lang yung transition na ginagamit natin. Kasi magugulo, or hindi na magiging maganda yung output ng ating video. Okay, kasi may minsan kapag sobrang dahil sa pagiging curious natin, ginamit natin lahat ng transition. Okay, so dapat pumili lang tayo na pwede na applicable na pwede natin gamitin. Okay po. So ngayon, yun po yung sa transition, sa picture, video, and then text po, ginagamit siya. So ngayon po, dumako tayo sa effects. So gaya ng sabi ko, ang effects ginagamit sa picture, pwede rin siya sa video, at ayun, na inilagay natin dito. Okay, halimbawa gusto kong lagyan to ng ito, napili ko may mga glitch. Strong glitch yung video na to, itong part na to. Okay, drag and drop ko lang doon sa picture video na 'yon. And then, ayun, nag-download pa lang pala to. And then ayun na po siya. Kapag play ko po siya, ang mag-a-appear po
syempre mag-activate yung strong witch na yon. Okay, so ayun po, itong part na to ay ito lang po yung video na yon, yung nasa taas. Since na mayroon tayong dalawang video, doon lang po siya sa taas nag-activate. Ito po. Okay. Ayun po, may mga glitch-glitch na makikita po doon. Alright, so depende po yan ha. So kung lesson ang ginagawa natin, hindi po applicable yung mga ganyang glitch. Okay, depende po sa video na ginagawa natin. Okay, so kung gusto nyo naman pong ganito, so depende po ha, depende po. Nilalagay ko lang po para alam po natin kung paano po siya ginagamit. So ganyan po mag-appear. So hindi na po siya visible kung may mga text kayo dyan at lalagyan nyo ng effects. Okay, so yan po yung mag-appear. So kung gusto nyo naman po umuulan dito sa part na to, halimbawa itong part na to, so yan po yung mag-appear sa kanya. Okay, so nasa sa dulo. Ayun, hindi siya nag-activate. Iba yung ano niya. Kung ito ang lagay natin, ayun, nag-iba yung kulay niya. Okay, gumagalaw siya. Kung ano yung nandun, yun ang mag-activate sa kanya. Okay po, so tips lang po. About sa pag-apply ng effects, hindi po siya applicable for, depende po sa ginagawa nating video. Okay, for video lesson, hindi po siya applicable na ilagay. Okay, so sa ibang ano siguro, pwede siyang ilagay. So, okay, so ganito ito sa mga picture to, sa mga pwede sa video. Itong mga to, yung mga effects na ganito. Ayan po. So, mapapansin dito, nilagyan ko ng effects. Ito, kung ano po yung nilagay ko, ayan, jigsaw. So, yun po yung mag-appear. So, pwede po siya sa mga video. Ayan, halimbawa, ayan. Yung mga sumasayo. So, maganda po siyang tingnan. Okay? So, mga halimbawa, mga sayaw, mga tutorial, na sayaw, pwede po yan. Okay? Sa mga picture, ayan, pwede po yan sa mga video, sa mga vlog mo, pwede po natin gamitin yan. Okay po? So, ayan po, pwede po natin i-browse yan lahat. Pero, hindi po siya advisable na gamitin lahat. Okay po? I-undo ko lang po yung mga nilagay kong effects para mawala siya. Okay, so now, tapos na tayo sa effects, lumako tayo sa elements. Elements, ito po ay ginagamit natin, depende rin po sa video. So, pinapatong lang po natin siya dito. Okay, so since na ito po ay dapat nasa itaas, dapat makikita sa taas, dapat nasa itaas siya inilalagay. Okay, so dito, this time, sa ibabaw ko po siya ilalagay. Halimbawa, this portion ng video ko, itong part ng video, gusto kong lagyan ng oops. Ayan, may something na mag-appear doon. O, kapag plinay ko, ayan, oops. O, so, pwede nating paliitin tong oops na to. Ayan, sobrang laki kasi. Halimbawa, maliit lang. Depende po to kung ano pong paglalagyan ninyo. Ayan, yung elements. Ayan, halimbawa, gusto kong lagyan dito ng oops. Ayan, pagdating dito, okay, tatiming lang po natin yung oops. Okay, so animated po yan. Ayan po. Ayan, oops. So, pwede po natin pagpatong-patungin yan. Depende po kung sa ano po yung paglalagyan natin. So, ayan. So, meron po tayo mga kategory dito. Kung tutorial, pwedeng arrow. Ayan. Pwedeng ito. Pwede pong gamitin natin yan. Alright. So, those are the elements. Okay. So, pagdating sa split, ayan, pwede natin gamitin to. Kung gusto nyo yung merong something na gusto nyo i-split yung screen na yon sa dalawang ito, meron tayong iba't ibang design ng split screen. Ayan, so kung gusto nyo yung makita, ayan, na merong iba't ibang design, ayan. So, pwede natin gamitin to. Halimbawa, ang gagamitin ko sa split screen, kung gagamitin natin to, ano, sa dulo ko na lang po siya ilalagay, ha. Okay, kung gagamitin ko tong isa, halimbawa ito na lang, medyo itong 1, 2, 3. So, sa dulo ko siya ilalagay. So, meron tayong tatlong portion na paglalagyan ng picture video dito. Okay? For example, gusto kong ilagay dun sa first itong picture ko. At second yung video na yon. At yung third ay yung pangatlong video. So, dun ko po siya ilalagay sa split screen. Yun po yung mag-appear sa kanya. So, paano po siya i-edit? Okay, double click lang po natin to. Okay, same pa rin po. And then, import po tayo. So, sa importing, paano siya i-import? Ayun na po. So, meron tayong video.
color, and then animation. Pumunta muna tayo sa media. Sa media, idadrag and drop lang po natin. Ayan po. Yung picture na yon. O kung gusto mo, ilagay ko rin doon sa ilalim, sa pangatlo. Drag and drop lang po natin. Ayan po. Itong video naman, drag and drop ko lang po doon para po ma-split yung screen. Ayan. So, tatlong layer ang nagpe-play, picture and video at the same time. Ayan. So, pare-para sila nagpe-play. Gamit yung ating split screen. Ayan. So, kung gusto nyo gamitin to, you can use this in different way. Okay? So, basta't applicable sa video natin at maganda ang makalalabasan. Okay po. So, after po nun, okay po natin. Ayan. So, dapat, okay, mayroon tayong background music doon. Sobrang taas ng ating audio. So, bababaan ko lang po yung audio ko. Ayan. So, ngayon, that is the last part of our video tutorial on the use of Filmora. Okay, so tapos na tayo sa media. Tapos na tayo maglagay ng audio, title, transition, effects, elements. Gumamit din tayo ng split screen. And then the last part that we are going to do is export. Okay, so bago tayo mag-export, so make sure na meron tayong kasi meron tayong opener sa title, dapat maglagay din tayo ng end credit or credits. Ayan. So, depende kung anong lalagay natin. So, halimbawa, itong lalagay ko sa end credits, kung gusto nyo may gusto kayong pasalamatan, so ilagay natin doon. Yung mga pangalan, video editor. So, pwede tayong gumamit ng available title dito sa end credits. So, that is nilalagay natin in every video na ginagawa. Okay po. Kung gusto nyo may pasalamatan, pwede natin ilagay doon. So, this is the end credits. Ayan. So, may mga pangalan dyan, kung sino yung direct, ayan, kung sino yung pangalan, kung sino yung gumawa. So, pwede natin ilagay dyan. Pwede natin pahabain to kung gaano katagal yung credits na yun. Alright, so that's all. And then, punta tayo sa exporting. So, sa exporting, click lang po natin itong export. So, dapat sa exporting, wala na tayong i-edit na data sa ating dito sa storyboard. Okay, dapat final na yun. Kasi, okay, anyway, save po natin itong ginawa natin. Control S. Okay, save po muna natin before exporting. So, every time na may nilalagay po tayo dito, do not forget to save your file. Ayan. Kapag sinave po natin to, ang format ng file natin ay WFP. Okay, naka-Filmora type po yan ha. So, type po natin dito. Halimbawa ay sample lang muna. Sample file. Okay, sample po ang rename ko. Ayan. So, hindi pa po video yung sinave ko. That's only Filmora file format. Okay po, para anytime kung meron tayong i-edit, pwede po nating i-edit. Okay, so take note. So, lahat po ng ginamit nating audio, video, and then picture dito sa Filmora, sa media, ay dapat intact pa rin po kung saan siya kinuha. Kasi kapag nawala po siya doon sa pinagkunan natin, automatic mawawala po ito dito. Okay po. Hindi na po siya mababasa. Dapat kung nasa isang folder lang po yon, intact po lahat ng data natin sa isang folder. Kasi hindi pa po siya na-export into video. Okay po. So ngayon, para maisama-sama na po natin para sa final video natin, output, na gusto natin mangyari, so export po tayo. Okay? So kanina, importing ng picture, video, and audio. And the last part is, ilalabas na natin siya as one. Exporting po ang tawag doon. Okay? Pagsasama-samahin na po natin. So, click lang po natin yung exporting. And then, marami tayong format dito. Usual yung pinipili natin ay yung MP4 format. And then, file name. Of course, lagyan ng file name. Ang lalagay ko ay sample number 1. And then, of course, yung save to. Saan natin dapat ilagay ito? Dapat click lang po natin to. Hanapin po yung folder kung saan nyo gustong ilagay ito. So, ako, nakalagay siya sa document, yung sample. Okay? Then, select, click lang po yung document kung saan nyo ilagay. Kung sa picture, click lang po natin yun. So, document ako, then save, select folder. Okay na po yun. So, ibig sabihin, pag-click yung document na yun, nandun po magsisave yung video ninyo. Okay? Resolution. Ito na po. Kanina, resolution na pinakita, 9020 by 1080.
So, yun po yung setting ng Filmora. So, ngayon, babaguhin po natin ang setting para medyo mababa po. Nasa good lang po kasi siya. Okay, good. Pero ang kanyang size ay 131 MB. And then, 25 FPS. Ayan. And then, baguhin po natin to. Gawin po natin ang usual yung ginagawa ko dito para mas okay, ang idea dito, mababa ang resolution, mababa ang kanyang size. Pero, ang quality ay mababa din. Kapag the more na mas mataas yung resolution, mataas ang quality, kung okay yung mga video, picture, and then audio mo, magandang klase, then mataas ang size, malaki ang size, so medyo matagal ang rendering nun, matagal ang saving, then, yun. So, ang ginagawa ko, pumipili ako in the middle. Okay? So, dito naman sa, ito, medyo wide naman to, 1220 by 720. Okay? So, ayan po. High na po, better na po, pwede po natin gawing best. Okay? So, usually, kapag ang ginagawa ko, mabilisan lang, at medyo maliit ang file para mabilis ang rendering. So, dito ako sa better, sa medium part, portion. Okay? As is na po yung iba, then okay lang po natin yan. So, okay. So, mababago yung size dito. So, mag-a-update pa po yan. Ayan. So, ngayon, the last part is export. Click po natin yung exporting. So, isang click lang po. At medyo matagal ang antay natin dito. Depende sa video, sa haba ng video na ginawa po natin. Okay? Kung mahaba yung video na ginawa ninyo, mas marami siyang i-re-render. Kung marami kayong dinikit-dikit, pinatong-patong dito, at malalaking video files na ginawa ninyo, so medyo matagal-tagal po siya. Pero kung kakaunti lang, ilang minuto lang, at kakaunti lang yung mga in-insert natin sa storyboard, so medyo mabilis po siya. Okay, so depende. And depende rin po sa quality ng laptop na ginagamit natin. Okay, sa kanyang processor. Depende sa memory. Ayan, so depende po sa ating gamit. Okay, so ayan po, rendering na po siya. Then, antayin nyo lang po maging 100% yan hanggang matapos po siya. Ayan. So, antayin po. Huwag po natin interrupt kasi makakancel po siya. Okay? So, ayan po. So, wait lang po natin yan hanggang matapos. Ayan, tapos na po. So, hanggang 100%. Then, close na po natin. Ayan, so ngayon, I hope na marami kang natutunan sa araw na to sa paggamit ng Filmora. Ayan, kung paano gamitin ng Filmora sa pag-e-edit ng video recorded ninyo gamit ng PowerPoint to Filmora. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig, tumantabay sa ating video editing tutorial in Filmora. Alright, thank you so much everyone. I hope you like this video. Bye-bye!